Good afternoon mga paps, welcome na naman to my new video. Ngayon nandito ako sa Boracay. I-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga sasakyan dito, yung mga motorcycles na nakikita ko. Ito katulad nito, Honda TMX. Ayan. Meron din dito ang Honda Supremo na 155. Ay, mga paps, pakita ko sa inyo itong ano, no, yung kakaibang motorcycle ata itong nakita ko sa harap ko. Teka, tatawid ako para mas makita natin ng maayos. Ito siya. Para siyang ano, Yamaha FZR na 4-cylinder. Ito siya. Maganda ang tunog niyan, parang sumisipol. Kasi yung ganun yung mga tunog ng inline, katulad ng mga CB400, R1, yung mga inline. Grabe, no? Hindi ko sure kung anong model to eh. Itong nasa likod ko. Pero maganda yan pagka sinetup tsaka ni-restore. Yan. So hanap ulit tayo dito mga paps ng iba pang mga motorcycle na makikita ko. Tawid tayo dito sa kabila. Medyo mainit dito sa side na napuntaan ko gawa nung sinilip ko yung kakaibang motorcycle. Ayun, may nakita din ako ditong RS150. Ayun. Suzuki Smash. I think ano to, Yamaha Tri-City mga paps. Meron din siyang box ayan. Meron din dito ako mga paps na nakitang electric. Ito. Electric na vehicle. Rider 150 itong nakita natin. Ito. Meron din ditong Yamaha Pino ito. Meron ding ito, Yamaha Aerox mga paps. Yun, meron din Bajaj. Kawasaki Bajaj. Ah, meron din ditong Yamaha Mio I 125. Madalas pati sa amin, nakikita ko yung mga nagmomotor na ng mga Bombay, ang ginagamit na nila ngayon yung Mio I 125. Dati ang madalas nilang ginagamit yung Honda XRM. Ngayon hindi na eh. Parang nag-upgrade na sila. Kasi ang Mio I 125, nakita ko doon, meron na siyang eco mode na fuel efficient. Mas pabor 'yun para sa kanila kasi araw-araw nilang gamit 'yon. Tapos yung ano, yung scooter kasi napaka ano niya, manageable dalhin. Kaya ayun mga paps, ang napansin ko sa Mio I 125. Meron din ditong CBR 150. Ito. Pagdating naman sa mga sasakyan mga paps, ang madalas dito napapansin ko mga Nissan na yung NB350, Nissan Urban. Meron ding Toyota Hiace. Ayan kasi yung mga madalas ditong kinukuha ng mga resort owner. Bukod sa marami siyang masasakay, yun yung ginagamit talaga na pang pick up ng mga guest nila. Simula dun sa terminal, papunta dun sa area na pupuntahan nila. And mga paps, nandito kami ngayon sa malapit na sa station 3 yata to. Medyo traffic dito eh, napapansin nyo yun. Ang daming tourist ngayon dito sa lugar namin. And then, ang napansin ko din dito mga paps, mga sasakyan dito katulad nito, para siyang electric na ano na tricycle. So check natin kung ano nga ba yung tawag dito. Paps, ano tawag sa ganito? E-trike. Ha? E-trike. E-trike. Ah, okay. So ano to? Automatic transmission or ano to, sira dinamo motor. Dinamo. Ayun mga paps, dinamo pala yung sasakyan na to. And then may cambio ba to? Or mayroon tayong tinatawag na high and low, sir.
Ay, ano lang siya. Yung transmission ng dynamo niya. Okay. Change lang siya ng ano, gear. Ayan. Tapos yung charging time nito is 4 hours. So gaano katagal yung ano, yung charging, yung usage nung 4 hours na yun? Bali yung use natin ng ano nito is pag lagi namang tumatakbo, 2 hours lang. 2 hours lang. Okay. Ayan mga paps. Nakita nyo ano? Sige, sakay na ako dito mga paps. Ayan, so nalaman nyo na ano. E-trike ang tawag dito. Naka-electric tayo na ano, no? Sakyan. Ito pala yung sakayan ng papuntang Kuka Beach. Hi! Hi! Say hi! Hi! Hi. Both hi! And then mga paps, may nakikita rin ako ng ibang klase naman ng tricycle dito, katulad nito. Yun naman yung mga typical na tricycle na ginagamitan ng gasoline. Na ang napansin ko lang yung sidecar nila, hindi katulad dun sa amin na sa Rizal. Ang sidecar kasi dun sa amin sa Rizal, yung magsakay ng apat dun sa loob. Dito, dalawa sa unahan, tapos dalawa naman sa likod. Ibig sabihin, magkatalikuran yung pasahero sa loob. Tapos sa back ride naman ng tricycle niya, pwede rin ng dalawa. Tama na, may kumakaway na foreigner. And then, ang napansin ko din, yung sidecar niya, para siyang, parang type na kotse, ano, yung harap. Kasi may parang windshield siya. Kulang na lang, lagyan natin ng wiper. And mga paps, ito naman yung mga local riders dito sa Boracay. Papakita ko sa inyo. Ayan sila. Ang motor nila dito, I think, Honda XRM. Na 125 na motard. Ayan, ito nasa likod ko. Ayan. Mostly talaga pang motard kasi mapapansin nyo yung daan dito talaga kasi medyo rough road. Kaya kailangan dito talaga pang on and off road katulad ng XRM. Ayan, isa sa tricycle dito mga paps ito. Ang tricycle yan paps? Ano motor yan? Kawasaki? Barako? 175? O yan, yung tricycle ni Pops, Kawasaki Barako 175. Ang nakakatuwa pati mga Pops, ano, ang nasakyan namin na driver dito sa ano, e-trike ay taga-Taytay si Albert. Kaya talagang napakaliit ng mundo, ano. Biray mo sa dinami-dami ng masakyan namin. Eh, alos kababayan pa namin dun sa Rizal. Kaya talagang ayan mga paps, nakita nyo na yung mga motorcycles, yung mga sasakyan dito na ginagamit. Kaya ayan. So see you again next week on my another vlog. Bye! Peace!